Are you ready for the word today? Are you excited for the word today? Would you please stand with me right now? Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, napakasarap sumamba sa Diyos. Napakasarap magpuri sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Pwede bang pakingitan mo naman yung katabi mo? Hallelujah. Just put, give a smile to your neighbor. Come on. Pakingitan mo yung katabi mo. Hallelujah. Praise God. Yeah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Di ho ba ang ngiti raw ay ito po ay tinatawag nilang universal language, you know, kahit ibang lahi po yan, basta nagbigay tayo ng ngiti, naintindihan po natin yan. Can I hear an amen to that? Hallelujah. Praise God. Of course, sa atin naman po, ang pinaka gusto ho natin ay yung ngitian tayo ng Diyos, kasi when God smiles, His favor is available to all of us. Amen. Can I hear an amen to that? Hallelujah. Ipalapakan po natin si Lord. Amen. So, thank you. Can we just lift your hands right now with a smile on your face, and as you looked up to heaven, Father, we just thank you, Lord, for your smiling face on your people, Lord. Your smiling face means everything to us, Lord. When you smile, your favor is released. Your grace is released. So, Lord, we thank you for this beautiful day. Lord, we declare that it is a blessed day, Lord. Full of life, oh God. Oh, full of grace, Father God. And so today, Lord, by the power of your Spirit, Lord, I pray that you just release your anointing to us right now, Father God, where your people can experience freedom, Lord, healing, Lord, restoration, Father God. Oh God, we come to you with the spirit of expectancy, Father God, full of hope and faith that we worship a God who can do the impossible, Father God. With you, all things are possible. And we believe that today, Father. That's why today, Lord, we are ready to receive from you. Lord God, let your word inspire us. Let your word challenge us, Father God. Let your word change us, Father God. We thank you and we honor you today. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you praise. We give you honor. In Jesus Christ's name we pray. And we all say, can we give the Lord another big, big hand of praise? Come on, church. Amen. Para naman matuwa ang katabi mo, paki-high five mo siya, sabihin mo sa kanya, napakaganda mo, napakagwapo mo ngayong araw na to. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. We can all be seated in His presence today. Tayo po ay makakaupo na. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sino po ang natutuwa na nasa church sila ngayon? Come on. Are you glad that you are at church today? Okay, let me start off this message with a story. Meron pong isang lalaki ang nanaginip. Doon sa kanyang panaginip, siya ay sinamahan, in-escort ng isang angel. Yung angel na yon sa kanyang panaginip ay dinala siya sa isang church. So pagpasok nila sa church, nakita ng lalaki na napakagaling tumugtog nung nagki-keyboard. Talagang bago yung instrumento. Talagang nakita niya na napakaganda ng tinutugtog niya. Pagkatapos nakita niya yung mga musicians, talagang bigay na bigay sa pagtugtog ng kanilang mga instrumento. Nakita niya yung worship team na talaga namang talagang bigay na bigay din sa pag-awit. Maya-maya, siya napatingin sa congregation, sa mga tao, at nakita niya na umaawit yung mga tao. Nagtaka lang siya, tumutugtog yung mga instrumento, umaawit yung worship team, sinasabayan ng congregation, napansin niya, wala siyang naririnig. Hindi niya marinig yung awit, yung tugtog ng instrumento. Nagtaka siya ngayon. Sabi niya sa angel, mukha namang maganda yung inaawit nila. Ang ganda nga ng instrumento. Ang ganda pa ng church. Pero hindi ko sila naririnig, sabi ng lalaki. Ito ho yung sabi ng angel. This is the way it sounds to us in heaven, sabi ho ng angel. Ganito yung pandinig namin sa langit.
said the angel, you hear nothing because there is nothing to hear. May wala kang narinig kasi walang dapat pakinggan. These people are engaged in the form of worship. Itong mga tao na to, may forma lang ng pagsamba, sabi ng angel, but their thoughts are on other things and their hearts are far away. Kayo po ba yun nandyan pa? Kaya wala kang narinig kasi may forma lang sila ng pagsamba, pero yung isip nila wala dito at yung puso nila malayo sa Diyos. Bakit napaka-serious yung hallelujah? Alam niyo po, nung every time I am reminded of this story, napapaisip ako, pag pinapakinggan kaya tayo ng langit, naririnig kaya tayo? Baka naman pagalingan lang ng instrumento or, you know, taas tayo ng kamay. Pero ang pagsamba, wala sa isip. Ang isip natin, nasa SM Pampanga, nasa SM Telabastagan, you know? Kayo po ba nandiyan pa? You know, yung puso natin, you know, maawit tayo, pero we are just going through the motions. When that happens, heaven doesn't hear us. Kayo po ba nandiyan pa? God places high value on holiness, reverence, and worship. He approves neither idol worship or idol worship, but ideal worship in spirit and in truth. Can we give the Lord a big, big hand of praise for that? Hindi natutuwa si Lord sa idol worship. Hindi natutuwa si Lord sa idol worship. Pag sinabing idol worship, yung isip po natin, you know, ang daming iniisip, hindi ka makapag-focus sa pagsamba. You know, He doesn't delight on that. He is looking for ideal worship in spirit and in truth. That was what John 4:23 and 24 declares. Ang sabi po dito, but the time is coming. Everybody say, the time is coming. Indeed, sabi dyan, Jesus said, it is here now. When? What's the word? True worshipers will worship the Father in spirit and truth. In other words, kung merong true worshiper, merong false worshiper, yung para bagang sumasamba pero hindi naman pala talaga. Sabi ni Jesus, it's here now when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking. The Father is looking. The Father is looking for those who will worship Him that way. Today, I believe, lahat tayo dito, you know, tinitignan ng ating Ama. Gusto niya tayong pakinggan. Pero kapag ang isip natin wala dito, ang puso natin malayo, He cannot hear us. He is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Verse 24 says, for God is spirit. So those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. This morning po, okay, thank you Jesus. Mukhang napaka-serious nyo, hallelujah. O ngiti naman, ngiti po ulit, ngiti yan. Para naman ma-encourage ako kasi pag para kayong nakasimangan, mukhang, ngitian muli yung katabi mo ka mo. Ngitian mo, hallelujah, thank you Jesus. Amen? Okay, this morning, we are a growing church, you know. Our family is growing, our spiritual family is growing. And I just want to share something, maybe this is something that as your spiritual father in the faith, you know, kasama ng mga pastor po natin, I would like us to understand one thing about our church. This is a church, listen very carefully, that values worship. It is one of our core value. We value worship. Everybody say amen to that. In fact, it is our spiritual DNA. God has given us the gift of prayer and the gift of worship. There is an anointing, a very strong anointing of prayer in this church. And there is also a very strong anointing of worship in this church. We are a worshiping church. Everybody said amen to that. We are a praying church. We are a worshiping church.
I believe God has given us this gift and the anointing of worship. And for those of you na maybe kailan lang kayo nakapag-attend dito, or maybe you're here for quite some time, you know and you understand that, you know, we value worship. What kind of worship? A worship that is passionate. Marubdob. Na pag tayo ay sumamba, talagang todo-todo. Can I hear an amen? And now there is a, you know, there's a new generation of people that has come to our church, and we would like you to understand this. You know, worship is our DNA. It is our anointing, and, you know, a kind of worship that is passionate, a kind of worship that is excellent. When I say excellent, hindi yung parang magaganda mga instrumento. When I say excellent, we give our very best. Nakapagsumamba tayo talagang, binibigay natin yung pinaka-the best. Why? Because God deserves the best. Come on. Come on. Amen? Na pag tayo sumamba, binibigay natin ang todo. Worship that is passionate and excellent. Worship that is unashamed. When I say unashamed, we don't hold back. Hindi ka nahihiya. Hindi ka nahihiyang magtaas ng kamay. You know, talagang, why? Because you are worshiping the God who loves you and died for you. Can I hear an amen to that? Hallelujah. Amen? Amen? Yan tayo. This is who we are as a church. We are passionate in worship. We don't hold back. No reservation. We give our very best. We are unashamed. Hindi ka nahihiya. A worship that is pure. Walang halo. Puro lang. Pag sumamba tayo, puro lang. We worship in spirit and in truth. Ibig sabihin ng spirit, hindi ito pakitang tao. It is in spirit and in truth. We worship dahil totoo lang yung ginagawa natin. And everybody said amen to that. This is who we are as a church. Now listen, ito yan eh. When you have a genuine encounter with grace, with God's grace, when you have a genuine encounter with His mercy, His unconditional love, when you deeply understand the revelation of the cross and what He has done for you, pag naunawaan mo yung kapahayagan ng cross ni Jesus at kung ano yung ginawa niya sa iyo, when you truly experience salvation, pag totoo kang naligtas through His death and resurrection, now you stand forgiven, justified, redeemed by His blood, free from guilt and shame, you know what? Your worship will never be the same. Pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Hallelujah. Come on, give God praise to that. Alam nyo, ganito lang yan eh. Ako po, you know, sabi ko nga sa inyo, yung when I got saved, 180 degrees ako eh. Yung iba ko kasi 360 degrees eh. Alam nyo yung 180 degrees, talagang tinalikuran ko yung kasalanan. At you know, 180 degrees is like this. Papunta ka dito, tapos tinalikuran mo yung kasalanan, and then you decided to follow Jesus. That's why we have, that's the essence of water baptism. So 180 degrees, talagang, you know, I was changed by the grace of God. I encountered His grace in my life. Naging totoo sa akin yung ginawa niya sa akin. I was forgiven, justified, redeemed by His blood. I have never felt so free. Kaya pag sumamba ako, todo eh. Kayo po ba nandyan pa? Ang isang bagay kasi na hindi maikakaila na talagang naligtas ka, eh yung pag sumamba ka, ibang klase na. Hindi na to obligasyon. Hindi ito yung, you know, pupunta ka ng Sunday because obligation lang. No, we don't see coming on Sunday as an obligation. We see it as a privilege and an honor to praise Him and worship Him in our lives. Amen! Hallelujah. You know, sometimes, you know, recently I have that. Napapaisip po ako bilang yung pastor, you know. Kasi nga, eto yan, hindi ibig sabihin nag-a-attend ka, ligtas ka. Attending church doesn't mean you're saved.
Kasi po, pag totoo kang naligtas, may bunga po yan. May manifestation. And one of that manifestation is, eh baka nang sumamba ngayon. Naunawaan mo. Kasi nga naman, pinatawad ka niya, pinalaya ka niya. Higit pa yung tumama ka sa loto dito. Come on, can I hear an amen? Come on, give God praise to that. Kumisan nga, nakakahiya. You know, sa mga basketball games, you know, pag lumalaban ng Hinebra, talagang, yung mga nanonood, walang pa, ah! Yung mga ganun talaga. Unashamed! Hallelujah. When you are forgiven, justified, and redeemed by His blood, your worship will never be the same. Can I hear an amen? And I hope and pray, alam niyo po, ang kaya ako pinipress ang message ito kasi nga, I believe God is inviting us to the next level of worship. A worship that truly pleases Him. Worship has been defined as being preoccupied with God. Gusto ko yan. Worship has been defined as being preoccupied with God. That means, listen to this, that you come to worship not self-conscious, but God-conscious. Your preoccupation, yung damdamin mo, ang puso mo, ang buong pag-iisip mo, nakafocus lang sa Kanya. You know, you come to worship not self-conscious, but you are so conscious on God. Why? Because worship is all about God. It's not about you and me. It's not about your feelings. It's not about your struggles. Can I hear an amen? It's not about your problems. It's all about God. That is why when you come to church to worship, and maybe for some of you, sinasabi mo, medyo hindi ako makapagtaas ng kamay ngayon dahil medyo may pinagdadaanan ako. Or medyo I feel so low. I feel na mabigat ako. So something like that. May pinagdadaanan ako. Kaya hindi ako makataas ng kamay, makasamba. Hey, worship is not about you. It's about Him. Can I hear an amen? For all you know, nakapag sa Kanya mo itinuon lahat ng pag-iisip at puso mo, may gagawin si Lord na matindi sa problema mo, sa mga struggles mo. Can I hear an amen? Can I hear an amen? God is the object of our worship. We focus on Him alone. We magnify Him. Pag wino-worship mo siya, you magnify Him. Kayo po na, I think we all know what a magnifying glass is. Tama po ba ako? Diba kapag merong isang a tiny object na hindi mo makita, gagamit ka ng magnifying glass. And when you use a magnifying glass, yung object na halos hindi mo makita, lumalaki. Tama po ba? Tama po ba? Now, ang problema sa atin is this. Our human tendency is to magnify our problems. That's why we get overwhelmed. Yan ang tendency natin. Ang tendency natin, pinapalaki natin yung paningin natin sa problema. Whereas, when we worship, we magnify Him. Kapag sinamba mo si Lord, you are literally magnifying Him. And when you magnify Him, you see Him as bigger and brighter. Can I hear an amen to that? High and lifted up, above and beyond. Everybody said amen to that. Kapag nagtutuwa kang sumamba, nakita mo ang Diyos, sinamba mo siya, He becomes bigger and brighter, high and lifted up, above and beyond. Isa hong kanta yung gusto ko yung For Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above, O God. Every time I sing that song and I worship God through that song, I am reminded, listen here, that when you magnify God, you are reminded that God is in control. He is in charge. Parang kulay yung palakpak nyo. Hallelujah. Woo. Amen? Yan ang nagagawa ng totoong pagsamba. Yung lumalaki ang paningin mo sa Diyos.
And it reminds you that when you see Him bigger and brighter, high and lifted up, oh nga naman, ano? God is in control. He is in charge. I don't need to worry. Parang pinapakita nyo, marami kayong mga worry ngayon. Now listen, ito revelation to, revelation. Pakipakita natin. Okay, basahin natin. Come on, read that. It's a revelation, I tell you. Come on, ano sabi? You cannot be a worshiper and a warrior at the same time. Hindi pwedeng magsama yung worship at worry. Kayo ba nandyan pa? You are either a worshiper or you are either a warrior today. Now, look at your neighbor. Come on, look at your neighbor. Come on, neighbor. Ano yan? Worshiper ba yan or warrior? Come on, look at your, look at the face. Hallelujah. Pag medyo makapal-kapal yung kanyang mga dito, yung mga guhit dito, yan mukhang, ha? Ito'y bunga ng mga worries. Hallelujah. Amen! So, ibig sabihin yan, you cannot be a worshiper and a warrior at the same time. You know why? Para mo nang iniinsulto si Lord. Can you imagine? Lord, I worship you, tapos nag-worry ka. You are literally insulting God. Kasi pag minorship mo siya, minagnify mo, sinasabi mo sa kanya, Lord, you are in control, you are in charge, and I don't need to worry. Amen! Amen! Yan ang nagagawa ng pagsamba. Na siguro, ganito yan eh. I think malalaman mo na tatuo kang sumamba ngayon na paglabas mo sa building na yan, hindi ka na warrior. You're a worshiper. And you say, God is bigger. God is high and lifted up. Lalabas ka sa building. Lord, you are in charge. I don't need to worry. Can I hear an amen? Yan ang nagagawa ng worship. Kaya nga, ang worship daw, it is transformational. Nakapagpapabago ang pagsamba. Ang totoong pagsamba. Ngayon, kung ang tingin mo sa worship pag Sunday ay obligasyon, ay wala. For us, it is an honor and a privilege to worship God. This is who we are as a church. And church, for those of you who are new in our journey, in your journey with God, we are inviting you to be true worshipers of God. And everybody said amen. A worshiper will not worry, and a warrior will struggle to worship. Tingnan ho natin ang isang kwento sa Bible, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, just to demonstrate this point. Look at this, sabi niyan. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named, what's the name? Martha. Take note of that name. Martha welcomed him into her home. So, winelcome ni Martha si Jesus sa bahay nila. Next line. Her sister, what's the name? Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Immediately, pagpasok ni Jesus sa bahay, si Mary, you know, sat at the Lord's feet with an attitude of worship. Alright? Immediately talaga, you know, kalmante siya, payapa siya na, you know, nakinig lang siya kay Jesus in an attitude of worship. Next line. Okay, sabi dyan, but, ever say but? But, ano sabi? Si Martha. But Martha was what? Was distracted. So, ang daming iniisip, was distracted by what? By the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits there while I do all the work? So, kayo po ba na yan ba? Medyo matindi itong si Martha kasi tingnan niyo po dito. Sabi niya, inutusan pa niya si Jesus. No? Alam niyo po, yung mga warrior, reklamador yan. Look at your neighbor right now. Look at yan. Pag warrior ka, mareklamo ka.
No? Pag warrior ka, marami kang iniisip. Parang wala akong kausap ngayon. Hallelujah. Nandito ba yung isip nyo ngayon? Come on, hallelujah. Amen? Hallelujah. Lord, break the spirit of worry in this house today. Hallelujah. Sabi, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Inutusan pa si Jesus. Kumisan ganito tayo pag warrior ka talaga. Utusan may pa yung Lord din eh. Tell her to come and help me. Ano sabi ni Jesus? But the Lord said to her, Martha, Martha, mukha ka ng bruha. You are worried and upset over all these details. And Jesus said, there is only one thing. Everybody say one thing. Let me ask you. Nung pagpasok niyo po dito sa church, marami ka bang iniisip? Marami ka bang inaalala? Ang totoong pagsamba, one thing. You are focused on one thing. One thing worth being concerned about. Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Even as you hear this word today, you have, God will give you the grace to just get rid of all the distractions and the details. And today, you come with an attitude, okay, Lord, I'm making a decision today that I will be focused on you alone because you deserve it. And everybody said amen. Come on, palapakan natin nung mas matindi pa si Lord yan. Sa atin po ng mga magulang dito, di ba? Sa mga anak ko natin, pag dumating galing school ang mga anak natin, tapos hindi tayo pinansin ang daming ginagawa, medyo, no? Pero pag yung anak natin dumating sa bahay, at unang-unang gagawin niya, I love you, Daddy. I miss you, Daddy. O, di ba? Iba eh, no? Victor, ginagawa mo ba yan pag after, yung anak ni Pastor, no? Ako, ang ginagawa ko na lang po dun sa baby ko na ano, talagang fino-force ko na lang siya na ako muna, yung, ako muna. Okay, pagdating siya sa bahay talagang, oh, ganun na yan. May agreement ako, oh, what? Okay, I love you, Daddy. I miss you, Daddy. So talagang, you know, we have an agreement na talagang, sakin ka muna. You know, wag muna yun. And it, you know, iba yung feeling kapag talagang binibigyan ka ng pansin ng mga anak mo. You know, ganun din sa Lord. Amen. Tabi mo muna lahat yan, anak. You know, usap muna tayo. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Now, eto pa yan. Let me share to you another revelation here. Listen. One of the secret in winning your battles in life is worship. Pakinggan niyo po ako. Lahat po tayo dito may problema. Lahat tayo dito may struggle. Lahat tayo dito may mga challenges. Lahat tayo dito may pinagdadaanan. Kung gusto mong pagtagumpayan yan, one of the secrets is worship. Literally, mapagtatagumpayan mo ang mga pinagdadaanan, mga problema mo by worship. David, the young David, discovered it at a very young age. Bata pa lang si David, na-discovery niya na ang secret ng tagumpay sa buhay is worship. Before he became a successful warrior, he was a great worshiper first. Si David, if you read this story, no, he was a great warrior. Lahat ng kaaway niya, natalo niya. But his secret is worship. Before he even
before he even held a sword, he was holding a harp. Bago siya humawak ng sandata na pandigma, bata pa lang siya, hawak niya gitara, harp. Worshiping God. Yan ang sikreto ni David. He was a shepherd boy taking care of the sheep. And he was worshiping before he goes to work. Bago siya magtrabaho, sumasamba muna siya. Singing, the Lord is my shepherd. I have everything that I need. Yan ang kinakanta niya. Di ba yung Psalm 23 na isinulat niya? Can we just look at that right now? Ito yung kanta ni David. Ito yung pagsamba niya sa Diyos. Sabi niya, Lord, you are my shepherd. I have all that I need. Parang wala lang sa inyo yan. Hallelujah. Come on. Ano yung palang, Lord, dahil ikaw ang aking pastol, hindi na ako mga kailangan pa. Alam ko, ipuprovide mo lahat ng pangangailangan ko. Amen. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. Yan ang sabi ni David, yan ang worship niya. He renews my strength. Look at that. Yan ang nagagawa ng pagsamba. Pinabalik yung lakas mo. He guides me along right paths, bringing honor to His name. Even when I walk through the darkest valley, look at this, I will not be afraid. Everybody say, I will not be afraid. For you are close beside me. Your rod and your staff, they protect me and comfort me. Verse 5, you prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows. Verse 6, it says, surely goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. He was able to protect his flock from the lions and bears. Naingatan niya yung kanyang mga tupa sa pananalakay ng mga leon, ng mga oso. He beat the giant Goliath. Kayo po ba nandyan pa? Natalo niya yung iganting si Goliath. Alam niyo ba bakit? Before he faced Goliath, bago niya hinarap si Goliath, hinarap muna ang Diyos na kanyang sinasamba. Ganun siya eh. Kaya ito yan eh. Bago mo harapin ang problema mo, harapin mo muna ang Diyos. Sambahin mo siya. Come on! Hallelujah! Amen! Amen! Ang problema natin, you know, wala, hindi, inaharap natin yung problema, hindi mo kasama si Lord. Humarap ko muna kay Lord. Sambahin mo siya. Mahalin mo siya. And guess what? Sasamahan ka niya sa pagharap mo sa problema. Hallelujah! Amen! Before he faced him, Goliath, he was face to face with God, who is bigger and stronger 1,000 times. Hallelujah. He was bigger and stronger than 1,000 giant Goliath combined. Kahit 1,000 Goliath ang harapin ni David, hindi siya matatakot. In fact, isa sa mga sinabi niya, sabi, nung harap niya si Goliath, how dare you? How dare you insult the God of Israel? Sino ka para insultuhin ang Diyos ko na malaki, mas malaki sa'yo? Come on! Sabi ni David, today, your head will be cut off. In other words, David was actually saying, your pride will go down with you. That's why we sing that song, this is how I fight my battles. Remember that song? This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Powerful song. How do you fight your battles? This is how I fight my battles. It may look that I'm surrounded, para bagang I'm surrounded by my enemies, but in reality, when you worship God, you will see that you are surrounded by God. Amen. Can I hear an amen? Isa pong propeta sa Lumang Tipan. Meron po siyang servant. At nakita nung servant niya na pinapaligiran sila ng napakakapal na kaaway, na army.
Tapos natakot po siya, lumapit siya sa propeta. Sabi niya, talagang matatalo na tayo niyan. Sabi ng propeta, nag-pray siya kay Lord, Lord, buksan mo ang mga mata ng lingkod ko na to. Pagkatapos nabuksan ng kanya mga, ang spiritual eyes siya, nakita niya na libu-libong angelic army ang nakapaligid sa kanila. Come on, come on. And that day, they won their battles. Can I hear an amen? So, how do you fight your battles? This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. That is what happens when you worship God. Pag nandito kayo, talagang focus na focus ka kay Lord. You know what happens? God will fight your battles. And He will say to you, anak, you know, hallelujah, the battle is not yours, it is mine. And I'm gonna make sure that you will win this battle. Palakpakan mo si Lord. Come on, hallelujah. Come on! Do you have struggles today? May mga challenges ka ba ngayon? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sumamba ka! And see the salvation of the Lord. Last Sunday, we shared to you yung the song that God has given me, and we were singing that a while ago. Just this week, God has given me another song that I believe that we will be singing, not today, but we are still working on the melody of it. But let me just share a portion of the lyrics of the song. It says here, sa bawat hampas ng alon, sa dagat na malawak, malaking bagay po sa akin yung sa dagat na malawak, kasi ang message po niyan ay huwag kang mamuhay sa isang maliit na mundo. Sinasabi ni Lord sa iyo, napakalawak ng dagat, napakalawak pa ng pwede kong gawing maganda sa buhay mo. Hallelujah. Huwag kang magmukmok, huwag kang mag-self-pity. Look at the, you know, sabi diyan, sa bawat hampas ng alon, sa dagat na malawak, nagpapaalala sa akin. Sa bawat hampas ng alon, pinapaalala sa akin ang pag-ibig mong di nagmamaliw. Can I hear an amen to that? The next line says, tinig mo'y narinig, tumatawag sa akin, na lumakad sa pananampalataya. Naalala niyo si Pedro, nung nakita niya si Jesus, naglalakad sa tubig, sabi ni Peter, gusto ko ring makalakad. Ang sabi ni Jesus, come, tinawag siya, and walk with me. And he was able to walk on water. And then the next line, ito yung assurance ni Lord. Pangako mo, di ako iiwan. Pangako mo, di pababayaan. Sasamahan hanggang sa wakas. Oh, preview po yun, preview. Can I hear an amen? God, literally po, God is giving this church mga kanta na sariling atin. Hallelujah. Pangako mo, di ako iiwan. Pangako mo, di pababayaan. Sasamahan hanggang sa wakas. That's the life of faith. God will never leave you nor forsake you, and He will be with you even to the end of the age. That is His promise for you. Can I hear an amen? Can I hear an amen? You win your battles by worship. Be a worshiper, not a warrior. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Hallelujah. Pag ang nanay mo at tatay mo ay nagsasabi-sabi, hallelujah, at nagre-reklamo, ang ibig sabihin niyan, hindi siya nakasamba sa Diyos. Pag lumabas ka sa lugar na to, kahit nagtaas ka ng kamay, umawit ka, at paglabas mo, nagsasabi-sabi ka pa rin. Dahil sa traffic, ibig sabihin, hindi ka nakasamba. You cannot be a worshiper and a warrior at the same time, because it is an insult to God. I pray na kapag tama ang pagsamba mo sa Diyos, lalabas ka dito, mananagumpay ka. Nagtitiwala ka. Can I hear an amen? Ultimately, lastly, worship is to see the infinite worth and value of God.
yung pinakasukdulan po ng pagsamba, ito po yan. Ultimately, worship is to see the infinite worth and value of God. Ang ibig sabihin nun, yung ang totoong pagsamba ay ang makita mo ang Diyos na siya ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga sa buhay mo. Wala nang iba. When you see that, that's worship. To declare He is worthy of all honor, of all praise, and all glory. To God be all the glory. Yan yun eh. Siya lang talaga. Wala nang iba. Siya ay dakila. Siya ay karapat-dapat. Wala siyang katulad. Siya lamang, wala nang iba. Pag nasabi ng spirito mo na yan, spirito mo yan, yan ang tamang pagsamba. What you value, you give your utmost priority. As Oswald Chambers wrote in his book entitled My Utmost for His Highest. I like that. Yung pinaka sa buhay ko, para sa'yo lahat yan. Yan ang pagsamba. Lord, yung pinaka sa buhay ko, ibibigay ko yan sa'yo lamang. Pag nakarating ka sa ganung klase ng pagsamba, yan ang totoong pagsamba na hinahanap ng Diyos. Meron na bang nakapagsabi sa inyo na kaibigan mo or you know, your friend or family member na yung nakikipag-appointment ka at tapos sasabihin niya sa'yo, pasensya na, busy ako ngayon, wala kasi akong time. Meron ba nakapagsabi na ba sa inyo na gano'n? Yung na medyo nalungkot ka? Sino pong wala? Ako lang? Come on, can we? Tasa natin, yan, yan. Di ba yung, di ba may nakapagsabi na sa'yo na, oh, Brad, pare, sorry ah, medyo busy ngayon, wala akong oras. So, saka na lang. May nakapagsabi na sa'yo na gano'n? Yung naranasan niyo ba yan? Now, listen, did you know na kapag merong nagsabi sa iyo na, oh pare, oh mare, pasensya na ha, medyo busy ngayon, marami akong ginagawa. Alam nyo, sa totoo lang, ang sinasabi talaga nung kumpari mo o kumari mo o kaibigan mo, ang sinasabi lang talaga sa iyo, pare, pasensya na, hindi kita priority. Hindi ka mahalaga sa akin. Kasi ito po yan eh, kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, mahalaga sa iyo ang isang bagay, bibigyan mo ng oras. Bibigyan mo ng priority. Tama po ba? Amen? When something or somebody is somebody that you really, really value, importante siya, talagang bibigyan mo ng oras. Gagawa ka ng paraan. Walang busy-busy. Oh, sino na ito yung na-in-love sa'yo? Na-in-love. Yung mga na-in-love. Tasa kamay. Tasa ka. Come on. Na-in-love. Come on. Ulitin natin. Sino yung mga na-in-love? Yung iba sa'yo, hindi pa kayo na-in-love? Ano kayo? Ano bang ano? Para. Diba nung yung crush mo talagang, oh, diba? Oh, nung nakikipag-date sa'yo, oh, tatawag sa'yo, oh, gusto kong magkita tayo sa ganyan. Shh, kahit busy ka kayo, may trabaho ka, talagang, yes. You know? Walang busy. Diba? Because you value that person. Now, when somebody says, pagod ako ngayon, medyo napagod ako, wala, hindi muna ako pupunta ng church ng Sunday. Marami akong ginagawa. You know what you're saying to God? Lord, hindi kita priority. Hindi ka mahalaga sa akin. Mas mahalaga sa akin ang trabaho ko. Inuna yung trabaho na inuwi galing sa opisina at hindi na church dahil maraming ginagawa. Or sa estudyante, maraming assignment, maraming homework. Hindi mo na ako mag-church. You are actually saying, Lord, you are not important to me. Buti na lang may Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo muna ang Lord. Lahat yan. Susunod. Ngayon, pag inuna mo yung trabaho, at nag-pray ka kay Lord, Lord, at kalwat, bakit na-delay? O kasi inuna mo yan eh. Kaya nga, huli ka rin doon sa, ano, pasensya ka na, huli ka rin, kasi hindi mo ko inuna eh. Hindi ako mahalaga sa'yo eh. Ultimately, worship is seeing the ultimate, infinite value and worth of God. Kapag mahalaga siya, mahalaga ang Diyos sa'yo, bibigay mo ang pinakamabuti sa Kanya. You will give Him your best and you will worship and honor Him. And everybody said, Amen. Pwede ba nating palapakan si Lord? I hope and pray. Oh, hallelujah. Yung worship sa atin is like second nature. Hindi tayo pinipilit. Hindi tayo para pagang, you know, tinutula. Kundi ang pagsamba, ito pa yung natural sa atin. Ito yung kinagigiliwan natin. Ito yung kinatutuwa natin. Yung hindi mo nakikita yung church na obligasyon. Kundi ito isang pribileyo, ito isang bagay na excited ka na pumunta sa bahay ng Diyos kasi doon sasamba ka, magpupuri ka, magpapasalamat ka, magtataas ka ng kamay, aawit ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong spirito. Can I hear an amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord dyan? And maybe for some of us here, it starts with literally experiencing true salvation. Baka naman, nag-a-attend ka, hindi pa pala totoo yung salvation. Maybe that's the reason why. Hindi ka talaga makapagtaas na kamay, nahihiya. Pero kasi kapag totoo kang laligtas, na born again, ibang klase kang sumamba. Kasi napakalaki ng utang na loob mo sa Diyos na dati kang makasalanan, ngayon pinatawad, pinalaya, at binigyan ng bagong buhay. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Oh, now listen, the heart of worship, pakinggan niyo po ako, I will end up with this statement. The heart of worship is surrender and service. Ano pong ibig sabihin niyan? Alam na alam mo na totoo kang sumamba. Ang pinakapuso kasi nito is pagsuko at paglilingkod sa Diyos. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Maybe that's the heart of the song that God gave us, you know. God gave me this song while I was in my prayer room and worshiping Him. Sabi nung kanta, O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko at kaganapan ko. Ikaw lamang, Jesus. Sa'yo lamang sumasamba. Can you just show that those words? Sa'yo lamang sumasamba. Sabi niya, sa'yo lamang sumasamba. And then the next line, I like this one. Magpupurit, maglilingkod sa'yo. Alam nyo, first time ko sa church, literally, listen here. Saturday, na-born again ako. First time ko sa Sunday, munta ako ng church. Iyak ako ng iyak kasi talagang totoo ako nagbago. Taas ako ng first time ko sa church. I got saved. Saturday night, Sunday morning, I was worshiping the Lord. And then I saw some young people just nag-huddle sila after the celebration. Some of them were crying and I was asking, anong bakit sila umiiyak? And they told me later on that some of them are about to enter Bible school and they want to serve the Lord. You know what I said? First Sunday ko sa church, sabi ko, ako rin. You know? See, eto yan eh. Alam na alam mo na totoo ang karanasan mo sa Diyos kapag naging totoo ang pagsuko ng buhay mo at meron kang desire, Lord, gusto ko pong makapaglingkod sa'yo. Ayoko lang na paupo-upo lang dyan. Lord, ano po ba ang magagawa ko para kahit maliit na bagay, makapaglingkod ako sa'yo?
Yun po yung pagsamba. Yan ang totoong pagsamba. Can I hear an amen? And I just pray na tayo po as a church, mas lumalim ang pagsuko at paglilingkod sa Diyos. Because that is the essence of worship. When you see God, His infinite worth and value. Hallelujah. Could you please bow your heads and close your eyes? Lord, sa oras na to, oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Rabba. Oh God, through the power of your Spirit right now, Lord, I pray na iangat mo, Panginoon, ang spirito ng pagsamba sa amin po, Lord God. Lord, ayaw po namin na umaawit kami, tumutugtog kami, pero hindi pala kami naririnig ng langit. Lord, sana sa amin pong pagsamba, marinig ang aming mga tinig, marinig ang aming mga puso't damdamin, na kami ay totoong sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat sa isang Diyos na napakabuti. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kami ay tubusin at iligtas sa lahat ng aming mga pagkakasala. Oh, halakaya naman kami ngayon ay malaya. Oh God, puno ng pag-asa. Hallelujah, na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Hallelujah. Oh God. Kaya naman Panginoon, Lord, hindi kami nahihiya. Binibigay namin ang pinakamabuti namin sa pagsamba sa iyo, Father God. You are the object of our worship, Lord God. Hallelujah. Lord Jesus, Lord, palayain mo po kami, oh God, sa spirito ng pag-aalala. Lord, ilagay mo sa amin ang spirito ng isang mananagumpay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Can we just worship God today? Hallelujah. Come on. Oh, thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Come. Jesus, ikaw ay tapat sa iyo.
Sa'yo. Panginoong Diyos, lahat po ng nagpapabigat sa aming buhay ay pinapawi mo sa oras na ito. Pinapagaling mo ang aming mga karamdaman. Pinapalaya mo po kami sa spirito ng pag-aalala. Lahat ng kabigatan pinapawi mo sa oras na ito. Oh God. Inilalagay mo sa aming puso't espiritu ang espiritu ng iyong mananagumpay. Oh, Panginoong Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord, for healing right now, Lord. Thank you, Lord, for your spirit that is hovering over this place. Thank you, God. Whew. Pinapanariwa mo, Panginoon, ang mga espiritong nanlupaypay. Sila po ay yung pinapasigla sa oras na ito. Come on, just receive that right now in Jesus' name. Oh, yes, Lord. Kayo ang Diyos na nagpapasigla. Oh, God. Panginoon, pinapatibay mo sa aming mga puso damdamin na ikaw ang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Lahat lang yung mga ipinangako sa amin, ito ay tutuparin mo. Lord Jesus, thank you, Lord. You are faithful to your promises, Lord. Lord, thank you for that assurance right now. Gusto ko pong imbitahan yung ilan po sa atin dito na marahil kung hindi ka patiyak sa iyong relasyon sa Diyos. At gusto mo sa araw na to maranasan mo ng totoo kung paano mo maranasan ang kalayaan at kaligtasan na si Jesucristo lang ang pwedeng makapagbigay sa iyo. Lumapit ka sa Kanya sa araw na ito, sa oras na ito. Gusto po namin kayang ngayon. Tas mo lang yung kanang kamay mo. If that is in your heart right now, at imbitahan sa simpleng panalangin ng paglapit sa Diyos. Kasama ng bawat isa sa atin dito, pwede mo bang ipanalangin ang panalangin na ito? Panginoong Diyos, come on, say it with all your heart. Panginoong Diyos, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin na ako'y nagkasala. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako. Baguhin niyo po ako. Pinagsisisihan ko ang lahat kong kasalanan. Lumalapit ako sa iyo dahil sa iyong mayamang biyaya. Naniniwala ako ngayon na ikaw ay dumating, namatay para sa akin, na buhay na maguli upang ako ay makaranas ng buhay na walang hanggan, ng kaligtasan. Salamat po. At alam ko sa oras na ito, ako yung pinatawad, pinalaya, at binigyan ng bagong buhay. Salamat po, Jesus. Ito ang aking dalangin sa iyong pangalan. At lahat po tayo magsabi ng amen at amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord yan? Come on, hallelujah. Come on, give God praise. Amen. Sa inyo po na ipinanalangin sa kauna-una ang pagkakataon ng panalangin na yun, panalangin ng pananampalataya at pagsisisi. Hallelujah.
Sabi ho ng Bible, sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Lahat ng luma, tapos na. Lahat ay bago na. Could you please tell your neighbor right now, welcome to your new life. Come on, hallelujah. Come on, tell your neighbor, welcome to your new life. Hallelujah, amen. Parang wala lang. Come on, high five mo sa iyo. High five, welcome to your new life. Come on, hallelujah. Amen, amen, amen. Whew. Amen! Sino pong naniniwala na magmula sa araw na to talagang ibang level yung pagsamba mo sa Diyos? Hallelujah. Can I hear an amen? Nalalabas ka dito, isang mananagumpay, lalabas ka dito, hindi ka na nag-aalala kundi ikaw ay isang mananamba sa isang Diyos na buhay at tapat at mabuti sa iyo. Come on, palakpakan natin si Lord. Amen. Alam na alam mo na talagang totoo mong naranasan ng pagsamba dahil paglabas mo dito, traffic. Hallelujah. Can I hear an amen? No? At alam na alam mo na sumamba ka na kahit traffic, nakaganon ka pa rin. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless you, brother. God bless you, sister. And we say amen. Hallelujah. Do you hands? I want to bless you with a prayer. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord bless you with His grace. The Lord bless you with supernatural provision, supernatural favor, supernatural protection. The Lord bless you with His peace. The Lord bless you with joy. The Lord bless you with answered prayers. The Lord bless your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we all say, God bless you. See you next Sunday.